Pinaglaro nga pala namin si Kuya Maki dito sa Tom's World. At ayan, tignan nyo naman yung itsura, parang hindi talaga masaya. Pero ayan, naglalaro naman. So totoo lang, may hangover pa rin talaga kasi ito sa gupit niya. Yung pinapalit ko lang atang barya dito, nasa 100 pesos lang. Pero grabe, sobrang enjoy niya. Palipat-lipat lang kami dito sa mga sasakyan na talaga nakikita ko sobrang happy niya. Meron pa nga kaming katabing bata dito na hindi gumagana yung sasakyan niya. Kaya ayan, binibigyan ko ng token. Kaso sabi nung nanay niya, hindi daw siya pinapapalitan ng token kasi natatakot nga daw. At nung ayan na, nakaka-move on na sa pagpapagupit si Kuya Maki, ayan, nag-enjoy na yung bata. Nung pagpasok na namin dito sa loob, nakakatuwa kasi ang dami rin nagpapapicture. Alam nyo ba, dati pinapangarap ko lang talaga na kahit isang tao lang talaga yung merong magpapicture sa akin, pero ngayon kada labas ko napakarami na nagpapapicture. Minsan nga ako pa talaga yung nahihiya kasi napakaraming tao, minsan tumitingin sila sa akin tapos nagtataka siguro yung iba na hindi ako kakilala kung sino ba ako. At ayun, paglabas namin dun sa palaruan, nakakita kami dito ng train at nasa 80 pesos each ata yung bayad, tapos eto sumukay na kami para mag-enjoy naman ng kuya. Nakakatuwa nga, talagang tawa siya ng tawa, lagi siyang nakasmile. So eto nga pala, isang ikot lang naman sa SM, pero grabe talaga na enjoy ni Kuya Maki kasi ang dami niyang nakikita. Sabi ko nga, ito pa lang yung pinaka first time na sasakay kami ng train tapos sa laruan pa. Siguro mga 10 minutes lang kaming umiikot and masasabi ko namang sulit kahit 214 binayad namin for experience. Alam nyo naman, hindi talaga mabibili yung kasiyahan ng mga bata. Katapos noon, eh, napakarami pa nga namin token dito at eto, pumunta kami dito sa may basketball para naman maglaro. Napakarami pa namin token at dito talaga namin inubos lahat kasi eto pa lang yung nakikita ko interested si Maki. Iba kasi dito sa arcade talaga hindi niya pa alam laro eh. Pero eto, nakakatuwa, nakikita ko talaga siya nag-enjoy dito sa may basketball. At nung mapagod na kami, eto, pumunta muna kami dito para kumain. Lumabas nga muna ako dun sa tindahan para maghanap na makakain na ice cream dito at eto, nakakita naman ako ng DQ. Natuwa nga ako dito kay Maki kasi sinisip-sip niya yung kutsara. Hindi niya alam na ice cream itong binigay namin. Sisi nga ako na etong pangalawang maliit yung binili ko, dapat pala yung pinakamaliit na lang kasi grabe na ubos niya talaga. So eto nga pala yung mga pinag-order namin. Meron dito ng chicken wings, ng fries, ng maliit na pizza. Nag-order din ako dito ng carbonara, tapos etong paella. Dalawa lang naman kami kakain at etong anak ko, fries at ice cream lang talaga yung gusto. Eto na nga yung pinakauna kong tinikman, etong chicken wings. At grabe, mare, napakasarap niya talaga. Mabuti na lang talaga tinanong ko yung waiter kung ano ba yung best seller at yun yung tinuro niya. Tinikman ko naman yung mga fries si Kuya Maki at nasarapan din ako kasi hindi sila lanta. Kasi diba yung ibang fries sa mga fast food talagang parang nalalana. Umuhan na nga rin ako dito ng maliit na slice ng pizza na solo. Napakalakas ng loob kong kumagat dito napakainit pala sa loob bagong luto. At grabe yung mozzarella cheese niya, mare, talaga nag-stretch. At eto na, eto talagang pinaka-excited kong tikman etong carbonara nila. Dahil nga natikman ko yung carbonara dun sa isang cafe na napuntahan ko, talaga nag-order ulit ako. Malay nyo naman, masarap, diba? At grabe, hindi naman sa pag-iinarte, kung i-rate ko to 3 out of 10, talagang hindi siya masarap. Para lang siyang all-purpose cream, ganun. Yung sahog niya, maliliit na ham, tsaka mushroom na grabe, sobrang dalang lang talaga. Hindi nga rin nagustuhan ng asawa ko, kaya ang ending na iwan lang sa lamesa, sayang nga. Tinikman ko nga rin itong kinakain niya, and so far nagustuhan ko rin yung lasa. Isa lang talagang hindi ko nagustuhan yung carbonara nila. At pagkatapos doon, umuwi na rin kami. Tignan nyo naman yung bata kung ano-ano na yung kinakain kanina. Ayan, nagdede pa rin yung pauwi. Parelax-relax lang yan, pero maya-maya, sigurado tulog na yan. Siguro mga 10 minuto lang at eto nga nakatulog na yung bata. Kapag ka talaga naka-aircon yan, kapag ka gumagalaw yung sasakyan, mabilis matulog. At mga mare, alam nyo bang eto, naka-withdraw ako ng ganito karaming pera sa may PHL boss. Yes, mare, naka-withdraw lang naman ako ng 8,000 pesos. 2,000 nga lang yung pinampuhunan ko at eto yung nilaro ko, yung Fruit 777. Easy lang siya, kailangan mo lang makakuha sa mga pattern na yan kapag ka nag-spin ka. Ayan nga, kinlik ko lang yung spin, nanalo pa ako ng 1,500, napaka-bongga. Hindi pa ako nakontento, eto, nag-click pa ako at eto, nanalo ulit ako ng 250. Marami namang pattern sa taas, kaya mabilis ka lang talaga manalo dito. Maliban pa ron, meron pa ako isang nilalaro dito, yung Mines. Dito naman, kailangan mo lang mag-bet at ayan, nag-bet ako ng 1,000 at tignan natin kung mananalo. Dito, kailangan mo lang mag-click sa mga boxes na yan at dapat yung makuha mo, puro gold, hindi bomba. 1K ko nga kanina, ayan, naging 2,480 na, napaka-bongga. Napakabilis manalo dito. Sa mga interesado po, pwede kayo dito mag-recharge na gagamitin yung panglaro kahit 200 pesos lang at pwedeng-pwede rin kayo dito mag-withdraw kapag ka nanalo using GCash or PayMaya account. At syempre, kung gusto nyo mag-start maglaro, pwede po kayo dito mag-sign up, maglagay ng email, ng password, i-check nyo lang yon, pwede na kayo mag-create ng account. O siya, mga mare, sa lahat po ng interesadong maglaro, may link ako sa comment section.